aming channel. Ayan, so kami nga pala ang Just Louie. Ayan, so kami nagbabalik muli sa aming YT. Ayan, so miss na po namin ang pag-vlog. So, dito na naman tayo sa usapang OFW, di ba, Tolis? Oo, siyempre. Okay, so ang topic namin is, siyempre, Katolis tayo. Dahil, ilang taon ka na dito sa Cyprus? 21 years na po siyang nagtatrabaho dito. At kailan ka huling umuwi? Noong 2008. So, ilang taon ka dito noon? Nung umuwi ka? 7 years. 7 years siya nung umuwi. Okay, so... yun nga. Ngayon, ang alam ko kasi uuwi ka ngayon eh. No, alam ko kasi ngayon. 2002, uuwi kang muli sa loob oo, ng... oo naman. 14 years. Ayan, so 14 years. Hindi, palakpakan naman natin. Uwi sana ako nung pandemic. Teka, papalakpakan muna kita. Ayan. So 14 years. Alam ng 14 years, makaka-uwi na po muli si A sa ating bansang Pilipinas. Ayan. So, ano pala ang nangyari at bakit 14 years? Eh, maraming pang... Paano nangyari yun? Ang tagal. Siyempre, parang nangyayari na yung mga amo ko namamatay, yung mga alaga ko namatay. Minsan, mm-hmm. diba, yung first namatay. Mm-hmm. Kaya... so, lumipat ako lahat talaga. Lumipat ako sa iba. Siyempre, hindi ako pwedeng uwi kasi nga, alanganin ang pan nila, sitwasyon nila. Oo. Siyempre, ayaw ko naman na uwi ako. Tapos, teka, ano pala yung amo mo? Lola, lolo, ganun? Oo, hindi yung una, yung binata pa, pero epilepsy ng pan niya, sakit niya. Mm-hmm. Tapos nung namatay, lumipat ako sa matanda. Mm-hmm. Mga 90 years old noon yun. Yun. Tapos, matandang lalaki. Oo, matandang lalaki. Mm-hmm. Tapos, nung namatay na naman, dito na ako kay amo ko. Ngayong amo mo na amo to. Itong lolo't lola. Oo, si Sarara mo. Ang balita ko kasi noon, di ba, dapat makaka-uwi ka. Oo. Ano nangyari at ba't hindi natuloy? Makaka-uwi sana ako noon, pero pandemic nga. Yung nangyari. Ay, yung magsisimula saan? Yung magsisimula na ng lockdown sa Pilipinas. Kaya napigil ang uwi ko. May ticket pa lang ako eh. Oo, yun nga yung ticket mo na na-cancel. Oo, na-cancel. So ngayon, ano yung pakiramdam na merong kanang ticket? Actually, no, pinakita niya sa akin yung ticket niya. At talaga naman, siyempre, kahit ako naging masaya para sa kanya dahil after 14 years, is makikita niya nang muli ang kanyang family. Ayan, kanya kita mga kapatid. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga apo. Ayan na. Yung mga apo niya sa saka, kanyang... makita ko ang pamilya niya. Oo. Siyempre, ang pamilya ko, ayan. Yan ang pan. Oo. At kita teka lang, ano yung pakiramdam, no? Na sa loob ng 14 years na uuwi ka ng Pilipinas. At ngayon is tuloy na, inshallah, no? Inshallah. Yeah. Sa Muslim, ha? I hope, na matuloy ka talaga. Thanks God talaga na pinayagan ako ng amo ko, at nakabili sila ng ticket ko. Yan ang pinapasalamat ko talaga. Thanks God talaga. Ang unang lahat, talagang God is good talaga. Ano nga ang pakiramdam mo na ngayon na makaka-uwi ka na? Saya ako talaga. Kasi, hindi, kasi alam mo kahit naman na matagal ka pa medyo uwi, no? Siguro mga after 1 month pa. One month. Ano yung nararamdaman mo? Kasi kung ako yan, kasi yung dibdib ko niyan, medyo parang dalian mo na. Kailangan mabilis ang panahon, yung araw. Kung pwede lang hilahin na. Kasi para gusto ko na rin makita ang Pilipinas eh. O hindi, totoo yan. Sino bang may ayaw na makita ang Pilipinas? So, totoo lang. Kumbaga, mapapalitan yung 14 years na pagod mo. Kahit na ilang araw ka lang sa Pilipinas. Kasi hindi naman ako magtagal. Lang, diba? 15 days ka mo. Ah, 15 days? Hindi, mga 18 days ako ganito. Oo, mga 18 days siya sa Pilipinas. So. Eh, okay lang yun kasi nga alam niyo naman ang sitwasyon ko. Siyempre, si Lola at Lolo, matanda na. Hindi pwedeng... Lolo at Lola, hindi ko pwedeng iwanan ng matagal. Kaya nga, yun lang, kahit na yun lang yung araw na yun, at least masaya ka na kahit paano, makaka-uwi ka talaga. At least makita ko mga kapatid ko, yun. Ay, talaga naman, kung pwede nga lang, hilain mo talaga yung araw, di ba? Saya-saya ko. Nung sabi nga nila, oo, lalo na yung anak ng amo ko, nag-oo agad. Nako, ang saya-saya kayang buwan ko, feeling ko talaga. Pero sa tingin mo, mga ilang taong ka pang mananatili dito sa Cyprus sa pagbabalik mo muli? Hindi ko alam kung mag-tutirs ako, mag-extend lang ako ng 2 years, magpanibago pa, okay na yun, tama na yun. Pero
siguro naman. Agad na lang nakakalam. Oo, kailan na lang nakakalam ng lahat. Talaga. Kung hanggang ilang taon tayo mananatili sa pag-aabroad. Hindi natin alam kahit gusto pa natin. Kung hindi na talaga ganun. Kung halimbawa uuwi ka sa Pilipinas, ano ba ang balak mo? Kung ano ba ang iyong plano? Halimbawa, uuwi ka na talaga ng Pilipinas, magpo-for good ka. Siyempre, gusto ko naman na kahit na papano, may ipon ako. Siyempre, kailangan talaga mag-ipon. Mag-ipon para sa pamilya. Pamilya namin ni Louie. Ganun, gusto ko rin na masaya kami. Na may talagang plano sa bago uuwi. Masaya kami na makasama namin ang mga mahal na buhay namin. Mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Yun ang importante, mga mahal natin. Lahat tayo gustong-gusto natin na umuwi. Pero ilang taon ka na ba ngayon? Ala. No. Anong hala? Secret na lang yata. Sa totoo lang, magsi 64 na ako. 64. So next year, 65 na siya. 65 na ako. At until now, siya ay isang OFW. So, na senior citizen. Na senior citizen na. Pero tingnan nyo naman, no? Mas malakas pa po sa akin yan. Mas mabilis pa po yan talaga lumakad kaya sa akin. Oo. Ibig sabihin, ang mga buto-buto ni Ace talaga naman banat na banat sa pagtatrabaho talaga. Kasi nga, banat na sanay na magtrabaho. Magtrabaho. Kasi galaw-galaw. Hindi, totoo lang. Halimbawa, mahinto ka man sa pagtatrabaho, parang doon ka unti-unti manghihina ka eh. Kasi parang mapapahinga na yung katawan mo. Sa totoo lang yan, talaga. Kasi nung, alam niyo, nung nagbubuhat ako kay Lola, di wala pa kaming gamit kay Lolo. Alam mo, nung huminto ako na nagbuhat, alam mo, sakit kaya itong kamay ko, hindi ko maitaas. Oo, kasi nga, kaya nga huminto na siya kasi nagkaroon na sila ng lifter. Yung pambuhat po kay Lola. Kaya nag-request ako kay Lolo at sa kanak niya. Thanks naman at pinakinggan ako yung bumili sila. Kasi nahirapan kami kay Lolo at talaga buhatin namin. Hindi namin kaya talaga. Mahirap talaga kapag sanay ka sa mabibigat na trabaho. Tapos, mawawala yung mabigat na trabaho na yon. Mararamdaman mo na yun, sakit. Alam mo, ganun ang sakit talaga. Pero ilang araw lang naman, akala ko, boring nga kaya ako nung hindi ko maitaas yung itong kamay ko ito. Ito kasi ito ang gumagalaw na talagang nagtatrabaho itong kaliwa. Biruin nyo ha. Yan ay senior citizen na. Pero tignan nyo naman, no? Malakas na malakas pa rin. At yun yung isa yan sa mga blessing na binigay ni God na magkaroon siya ng malakas na pangangatawan. Ayan, no? Nga maraming salamat, Ace. Ayan, syempre sa aking kapartner na si Ace. Talaga naman. At syempre sa muli namin pagbabalik sa YT. Ayan, sa mga kaibigan namin sa YT. Shout out, ayan, sa inyong lahat. Andito na naman kami para mapapanood din namin kayo. At sana nandiyan pa rin kayo palagi. At syempre, kung nagustuhan nyo ang aming usapang OFW for today, don't forget to click the bell button. At syempre, isubscribe nyo rin kami para sa mga updated pa naming mga videos. Ayan. Sana sa mga susunod po na yung videos, nandiyan pa rin kayo. So, kami nga pala ang Just Louie Ace. See you again on the next Usapang OFW. Bye-bye!